Okay na po, shout out sa ating lahat mga kaliga, mga kaibigan. Pakisubscribe po, RP Max Vlogs. Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shout out po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Mega love shout out din po no, sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ma'am Edna. At sa inyo lahat po guys, ay binabati ko po kayong lahat. Okay? Meron po tayong follow-up reaction guys, no, sa nilagay nga po natin dyan sa thumbnail. Kuya Val, aayusin na ang visa ni Tatay Robin. Okay? At mga maraming mga kalingap supporters, handang tumulong. Yun. So, yun po ang pag-usapan natin guys. No, sa mga nakasubaybay po sa issue, alam naman po natin guys na may problema itong pag-stay po ni Tatay Robin. No? Yung kanyang visa, alam po natin guys na nagka-problema po ito dahil hindi nga na-renew. No? Although sa Pilipinas naman, hindi ganun kahigpit. No? Hindi po katulad ng ibang bansa. Once na nagka-problema po tayo sa visa natin, ay talagang dinideport na po tayo agad. No? Sa Pilipinas, marami pong nagka-problema ng ganun. Pero hanggat hindi naman sila gumagawa ng illegal, hindi po yan sila, ika nga pinapabayaan ng gobyerno na ayusin o ilakad po nila kung ano yung naging problema nila. So ganun po kalinyent, although alam naman po natin na bawal po yung mag-overstay ng visa. Ganun pa man, ganun po kabait ang bansa natin, ganun kalinyent pagdating sa mga issue ng ganun. Kasi alam naman po nila na kaya nag-problema yan, siguro may problema. Kaya hinahayaan ng gobyerno na ayusin o illegalize kung ano man yung naging problema. So ganun po kabait, ganun po kalinyent ang gobyerno sa atin. Hindi po yan katulad sa ibang bansa, let's say Amerika, dito sa Middle East o sa Europe siguro. Pagka nag-overstay na po kayo ng visa, hinahunting na po kayo ng pulis. Sa atin, ang hinahunting lang po dyan guys, yung mga nagka-problema o yung talagang nag-violate sila ng mga batas sa atin. Sila po yung hinahunting o sila po yung pinagdadampot. Kailan lang meron pong dinampot sa bandang Mindanao kasi gumagawa po sila ng mga illegal na activities at sinumbong po sila ng mga kababayan po natin na siguro na perwisyo. Okay? Ang kagandahan naman dito sa case ni Tatay Robin, wala naman siyang ginawang illegal na talagang hahantingin siya ng gobyerno. Okay? So ika nga, binibigyan po sila ng pagkakataon. Ay, kaya nga po noong nagsangguni po tayo sa Indian Embassy, nagtanong po tayo at pinaliwanag po natin yung situation, ang payo lang po ng Indian Embassy nila dyan sa Pilipinas, sabihan mo yung kaibigan mo na pumunta agad sa Bureau of Immigration para mabayaran yung penalty. Okay? At pagkatapos po sa Bureau of Immigration, pumunta naman ng Department of Foreign Ministry para illegalize na po. Okay? Ngayon, habang tumatagal nga guys, no, yung ating pagbablog po sa pamilyang yan, lalo po tayong nagkaroon ng malinaw na information, ika nga, at dahil na din sa pagkipag-communicate din po natin sa kanila, nagkaroon po tayo ng idea na matagal-tagal na din pala yung problema ni Tatay Robin. Dahil lang po sa kakulangan talaga sa pera, hindi po niya maasikaso ang kanyang passport. Nabanggit naman po niya yan sa vlog ni Kalinga Prab. Nung una pa lang, yung passport niya, hawak nga ng Indian Embassy. At hindi nga ma-renew-renew. At isang dahilan po yan guys, na hindi po siya makapagpakasal kay Ate Pia. Hanggat hindi po na-legalize ang kanyang status. No? Kahit meron siyang sinumar galing sa kanila, kasi una-una, hanapan ka po ng passport. Ang passport niya, hindi pa niya na-renew na sa Indian Embassy. Ika nga, interrelated, no? O interconnected, ika nga. Hindi siya makapagpakasal hanggat hindi niya na-legalize yung kanyang status. I-legalize niya muna yung kanyang status and then saka siya pwedeng magpakasal. Okay? So, dahil gusto naman po natin na maging ayos ang buhay ni Tatay Robin, ito nga, no? Sabi nga namin, tinulungan na natin si Tatay Robin, lubos-lubusin na natin. Okay? At siguro guys, no, ang masasabi ko lang siguro, para bang guided lang siguro tayo o inspired tayo, tulungan nga itong family na to. Dahil nga naawa tayo sa kanila o parang basta na-touch po tayo sa situation nila. Kaya sa makakaya po natin, tutulungan po natin ang family. At alam naman po natin guys na si Tatay Robin, sabi nga po niya, pinagdarasal niya talaga na tulungan siya ng Panginoon. Ngayon tayo, sa mga na-touch sa situation nila, siguro in-inspired lang po tayo ng Panginoon na tulungan sila.
At dito na nga guys, ano, meron po tayong ginawang project kung saan bibigyan po natin sila ng pera sa araw po ng ribbon cutting. At marami na po ang nag-commit, no? At yung iba, nagpapadala na po sa GCash natin para nga iabot sa kanila sa araw ng ribbon cutting. Okay? Pero itong issue niya sa visa, na-realize natin guys na napakahalaga at dapat ito ang i-priority. At naintindihan din ito ng marami, no? Maraming Kalingap supporters na realize nila, lalo na po yung mga nasa ibang bansa, sa USA, sabi nila mas priority pala yan. Okay? So maraming nag-commit na gusto po nilang tumulong. Okay? Isa na po dyan si Ma'am Lina Barbose na nagsabi siya, magbibigay siya, maayos lang ang papel ni Tatay Robin. At marami pa, siyempre kami, automatic po yan, tutulong din po kami. Okay? At marami pa, of course, nandyan si Kuya Bal, Kalinga Prab, siyempre tutulong ang mga yan, okay, na ma-legalize ang status ni Tatay Robin. Okay? Ngayon, ang pinakamagandang balita, guys, sana lagay ko nga po sa thumbnail, si Kuya Bal nangako na aayusin ang papel ni Tatay Robin. Okay? Sa situation po kasi ni Tatay Robin, guys, no, dahil sa tagal na po ng hindi niya na-renew yung kanyang visa plus yung kanyang passport, sa tingin ko, kailangan na po natin dyan yung mga connection. Okay? May connection sa Bureau of Immigration, sa NBI, dahil nga po more than 1 year na yung pag-overstay niya. Kailangan na po dyan ang clearance yata galing sa NBI. Dahil siyempre, no, magdududa na yan sila, baka mamaya may ginawa kang kaso. So, kailangan na po ang clearance galing sa kanila, tapos bago mo bayaran ang penalty sa immigration. Okay? So, sa communication namin ni Kuya Bal, sinabi niya na aayusin niya agad sa lalong madaling panahon ang visa ni Tatay Robin. So, napakagandang balita po yan, guys, na yung ama na po natin, ang Kalingap mismo, ang nag-promise na aayusin niya agad. Okay, meron lang silang lalakarin sa Palawan. Pagbalik po nila, yun po ang unang-una niyang gagawin. Ayun. So, napakagandang balita po yan, guys, no, para sa lahat na nagmamahal sa pamilya. Okay? So, yun po ang pinaka the best siguro na magawa muna natin. Tulungan muna natin si Tatay Robin sa kanyang visa na maligalay siya, kasi kawawa naman po kung magka-problema. Alam po natin, ang Pilipinas ay nagdi-deport po ang Pilipinas sa mga overstaying aliens sa atin. Okay? Lalo na po yung mga hindi nag-cooperate. Kailangan lang naman po ng gobyerno, mag-cooperate po tayo sa immigration. Kung nagka-problema, makipag-cooperate tayo sa kanila, bayaran ang penalty at ayusin ko ano mga dapat ayusin. Okay, yun lang naman po. Hindi naman po mahigpit ang Pilipinas katulad ng ibang bansa na hahantingin agad kung nag-overstay ka. Ika nga, binibigyan po tayo ng pagkakataon na ayusin kung anong dapat ayusin. So, ganun po sa atin. Yun po guys, ang napakagandang balita. Si Kuya Bal mismo nag-promise na ayusin ang visa o yung kung ano man ang problema ni Tatay Robin sa kanyang visa, sa kanyang passport, tutulong po, aayusin po ni Kuya Bal, at marami po tayong tutulong. Ang dami pong gustong tumulong, kasi sa nakikita po natin guys, mukhang malaki-laki po ang nagiging penalty niya. So, hindi po tayo sure kung magkano, pero malaking pera po yun. So, kung hindi natin tulungan itong family na to, ay wala po talagang mangyari. Okay? So, marami ang gustong tumulong at doon po tayo natutuwa. Ika nga, blessings na rin sa family. So yun po ang kagandahan guys, dahil nga sa Kalingap, no, nakikita po natin ang bayanihan spirit. So yun po ang kagandahan. So sa mga bago lang po guys sa akin channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang ating munting channel. At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang aming ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atida Vlogs. At sa mga kasamahan din po namin sa KUOS, padalaw na lang po guys ang aming mga channels para masuportahan po natin. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon notification para notified po tayo sakaling may mga bago po kaming upload. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Walang hindi makakaya, siya ang inyong kasama. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-share, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.